Good evening po sa lahat. Ngayon po ay alas 8:30 na ng gabi. At papunta po ako ngayon sa trabaho dahil panggabi po ako ngayon. Utom na po kaya malamig na at saka mahangin. Ay, grabe, sobrang lamig. Dahil panggabi po ako, gusto ko po na samahan niyo po ako doon sa tinatrabahuan ko para maipakita ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko doon. Kung natutulog ba ako or naglalaro ako ng phone ko. Basta samahan niyo po ako, guys, kasi nakakatakot po mag-isa. Yan na po yung building na tinatrabahuan ko. Hanggang 7th floor po yan. At nasa 3rd floor po ako. So, punta tayo dito. Yan naman yung bagong apartment na pang student apartment. Hindi pa yan tapos. So, ayan na po, guys. Papunta na tayo dito sa sirado eh. So, open na siya. Walang tao dito kasi nga madilim na. Alas 8:30 na. Or 8:40. Walang tao na mas. Ito po ay lobby. At first floor po ito. Dito po sa first floor meron pong library, tapos restaurant, at meron din pong parang maliit na salon. Bababa po tayo dahil pupunta po tayo sa locker kasi nasa baba po yung locker ng mga health workers. At para makapagpalit tayo ng damit pang trabaho. PM na po at tapos na po mag-report yung mga evening shift po at ngayon ay umuwi na sila ng bahay nila syempre kasi tapos na yung trabaho nila at ngayon ay mag-isa na lang po ako dito. So dito po ay mayroon pa pong tatlong pasyente na gising pa. Yung isa ayaw pang matulog kahit pilit ko pinapatulog sa bed niya, pero ayun, pag lumalabas ako sa kwarto niya, lumalabas din siya sa kwarto niya. At hinahanap niya po yung anak niya. Tapos asawa niya daw, hinahanap niya, baka may iba na daw babae yung asawa niya. Tapos yung isa naman ay mga 11 or 12 siya matutulog. At yung isa naman ay nanonood pa ng TV. Sabi niya mga 10 daw siya matutulog. So ngayon hinihintay ko lang na mag 10. Alas 9 pa kasi. So may isa pang oras siya na manonood ng TV. Dahil hindi pa po natutulog ang tatlong pasyente, ang gagawin ko muna ngayon ay papalitan yung nakasulat sa board. Papalitan ko yung date para bukas at ilalagay ko po dito kung sino yung magtatrabaho bukas. So nag-ring po, so ibig po sabihin yan na may pasyente na binubuksan yung kwarto nila. Kaya nag-ring. Thank you.
sa kabila na naman po yung papalitan ko. So, ayan na po. Dinala ko na po yung tatlong pasyente sa kwarto nila. Pero yung isa ay kahit ilang beses ko po siyang dalhin sa bed niya patulogin, ay bumabangon pa rin siya paulit-ulit. Unang araw po kasi niya ngayon, kaya medyo natatakot pa po siya. Sabi niya, natatakot daw siyang mag-isa. Kaya naman, binuksan ko yung door niya para makita niya ako pag dumadaan. So, ngayon, andun siya sa kwarto niya pero hindi siya natutulog. Pero sana matutulog na siya kasi alas 12 na po. So yun nga, nung 10 o'clock, nilibot ko yung mga kwarto nila. Chine-check ko kung natutulog na ba sila. So yun nga, yung iba natutulog na, yung isa hindi pa. So mga 12, maglilibot na ulit ako para i-check sila at yung iba na hindi makakapag change ng position nila. So tutulungan ko sila, ako yung mag-change ng position nila. Dito po sa tinatrabahuan ko na building ay meron pong 5 Pilipino na estudyante. Nag-aaral po sila sa Metropolia at tapos nagtatrabaho din po sila dito. Yung trabaho po nila ay nasa 50 or 60% lang. Weekends tapos after school sila pumunta sila dito. Natatrabaho po sila dito. Yung isa, kasama ko po dito siya sa third floor, tapos every floor po ay mayroon po isang Pilipino. So ito po palang tinatrabahoan ko guys ay Ruhmakuti. Ito yung pangalan po dito sa whole building ay Senyorikeskos. Yung mga matatanda dito nakatira, yung iba naman ay ano lang, pang 1 week lang or 2 weeks. Sa first floor ay doon yung paibatoy minta, yung mga matatanda lang na bumibisita, naglalaro sila doon ng baraha, kahit ano. Tapos sa second floor naman ay meron po doon Kutihoito. Yung office ng Kutihoito, yung mga workers ay sila po yung pupunta doon sa bahay ng mga pasyente. At meron din po doong La Ruhma. Alas 2:49 na po dito pero yung isa pong pasyente ay talagang hindi pa po siya natutulog. Andun lang po siya sa bed niya. Tapos ilang beses maghugas ng kamay, ilang beses mag toilet. Minsan nakakasakit ng ulo. Alas 4:30 na po at sa wakas nakatulog na rin po yung isang pasyente. Grabe ang tagal niyang matulog. Lakad siya ng lakad, tapos ang lakas niya magsalita. Tapos hinahanap pa niya yung anak niya, yung asawa niya,
yung kapatid niya at saka mama niya. Kahit gaano ko pong i-explain sa kanya kung nasaan yung mga relatives niya, hindi niya pa rin po naiintindihan at pabalik-balik yung tanong niya kung nasaan na sila. So yung ginawa ko po ay umupo po ako malapit sa hinayagaan niya, tapos nagpasip na lang na natutulog ako, kaya yun, nakatulog din siya. Napakahirap sumakit tuloy yung ulo ko. At yung isa naman po, gumising siya 4, tapos nanood ng TV. So inayaan ko na lang po kasi sabi niya naman na hindi na daw siya nakakatulog. Kaya nanood na lang po siya ng TV, tapos yung volume naman ng TV ay mahina. Kaya okay lang. Dahil nasa kwarto na yung lahat ng pasyente, so wala kong gagawin, kaya pupunta tayo sa Pitkai Kaninhoy to at gagawa tayo ng bread. Nandito po tayo ngayon sa side ng Pitkai Kaninhoy to. Ibig po sabihin ng mga pasyente po dito ay dito na po talaga naninirahan. May 13 pong pasyente dito at karamihan po sa kanila ay naka-wheelchair na. Yung iba po ay bedridden na po sila. Yung mga bedridden po dito, ako po yung nagpapalit ng diaper nila pagbasa at ako din po nag-change ng sleeping position nila. So lahat po ng pasyente ay nasa loob na ng kanilang kwarto. Dito naman sa side na ito ay tinatawag na Luhut Ay Kaninhoy to. Yung short term lang po. At dito po talaga ako na-assign. Meron po ditong 12 na pasyente. Minsan 10 or minsan konti lang. Yung mga karamihan po mga pasyente dito ay nakakalakad na mag-isa. Kailangan na po nilang i-guide. At nag-stay lang po sila dito ng 1 week, yung iba 2 weeks, yung iba naman isang araw lang. At meron din po ditong matagal na dahil naghihintay sila na makakuha na long-term treatment yung Pitkai Kaninhoy to. After ng treatment po nila dito ay babalik na naman po sila sa bahay nila. At yung nag-aalaga po sa bahay nila ay yung asawa nila o anak nila. At meron din po silang kotihoy to, yung mga healthcare yung pumupunta sa bahay nila. At yung mga asawa nila na gusto magpahinga, dadalhin lang po sila dito ng 1 linggo o 2 linggo at pagkatapos ay babalik agad sa bahay nila. Pero syempre po, meron po yung proseso. So yung pong panggabi ay yun po sila yung nagpi-prepare ng mga baso, mga plato para bukas. Para yung morning shift po ay hindi na po nila kailangan ilagay yung mga plato sa lagayan. Para ready na po nilang iserve yung mga pagkain para bukas.
evening shift din po yung magdidilig ng mga halaman dito para hindi naman mamatay yung mga halaman. Kain po tayo. Nagutom lang. Yung trabaho ko po pag panggabi po ako yung mag-start po ng 8:45. Before 8:45 andito na po ako. Kasi yung afternoon shift po ay maghihintay sa akin. At pagkatapos, magre-report na sila sa akin kung ano yung nangyari sa mga pasyente. Mga 9:30, ganyan. Yung ibang pasyente may gamot na 9:30 or 9, ako yung magbibigay. Tapos every 2 hours kailangan libutin yung ano mga room ng pasyente. I-check sila kung natutulog ba. Pag hindi naman, papatulogin sila. Kasi merong iba kasi na naglalakad sa labas ng kwarto nila. So, kailangan sila i-guide papuntahin doon sa ano bed nila. Tapos may iba naman na kailangan palitan yung mga yung posisyon nila. Kasi yung iba kasi nasa bed, hindi sila makagalaw. Kaya kami yung tumutulong sa kanila para i-change yung position nila, yung sleeping position nila para hindi sasakit yung likod nila or puwet nila. Pag panggabi po, mas malaki yung sahod. Naabot siya ng 3,000 plus. Tapos, pag panggabi ka, 10 hours yung duty mo. 8:45 hanggang 7:15. Apat yung health workers dito na yung schedule nila ay panggabi talaga. Kung single lang po ako, tapos yung walang pamilya or ganyan, siguro panggabi po yung tatrabuhin ko. Panggabi yung schedule ko. Kasi okay naman siya, tapos mas malaki yung sahod. Pero gaya ko na mayroon mga anak, tapos yung asawa, reklamo na reklamo, bakit panggabi, ganyan. Ako pag nasa school yung mga bata, natutulog ako. Pero pag katapos ng school nila, makakagising din ako. Nagigising ako kasi ang ingay nila. 6:30 na po at kailangan ko na po magsulat bago po ako umuwi ng bahay. Kailangan ko lang po isulat kung sino yung natutulog, sino yung pinapalitan ko ng diaper, at syempre kung sino yung pinapalitan ko yung sleeping position. Thanks for watching and goodbye!